Ayan na, current WBO Global Super Bantamweight Champion na si Jandriel Casimero. Nako, mas lalong buhos biyaya pa ang sasalubong. Sa anong paraan at dahilan, alamin. Unified Super Bantamweight Champions na sina Nauya Inoue at kababayan natin na si Marlon Napales. Kamusta? Ang bakbakan nila ay tuloy pa ba? Stephen Fulton, hindi na makapaghintay gusto ng sapakin si Inoue. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. At para isa ka sa unang makakapanood sa aking future uploads, sana po ay gawin niyo ito. Yo! Quadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe! Quintong di pa na ikwito! So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Mga kakwento, nilinaw na ng Team Casimero na sa darating na Oktubre ay nakatagdang muling pagbabalik ng angas ng Pinas at ang makakarap nga niya ay isang Japanese. At yan ay si Yuki Nori Ogone. Siguro naman mga kwento ay kilala nyo na kung sino siya dahil sa ating mga nakaraan na mga videos ay atin na po yung napag-usapan. Pero siguro naman mga kwento, ang katanungan na naglalaro sa iyong isipan ay kung anong petsa ang laban nila ni Casimero at ni Ogone. Well, sa ngayon mga kwento ay wala pa po talagang final announcement mula sa promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito kung kailan ang fight date ng nasabing bakbakan. Pero may pero dyan mga kwento, dahil ipagtatagpitagpin natin ang mga impormasyon. Ang promoter ni Casimero ay naghahanap na sa ngayon ng kukumpleto sa fight cards at nakalagay dito na ngayong Oktubre na yan. Pero wala pang petsa at ayon sa Team Casimero at mismong pahayag ni viral yakap lover boy na si Vince Paras, siya ay lalaban bilang isa sa mga undercards ni Casimero at ang laban ay doon nga sa bansang Japan. Ngayon, ang Sandman Boxing Promotion sa iba, nag-post ito sa kanilang Facebook page at ito ang kanilang post. Nakatagtang harapin ni Vince Paras, ang former Japan champion na si Kai Ishijawa. At heto na, may petsa ang nakalagay dito at saan sa Japan gaganapin. Klarong-klaro dito na ika-12 na Oktubre at sa Tokyo, Japan gaganapin ang bakbakan. Kaya kung ipagtatagpitagpin natin ang mga nagsisilabasan ng mga impormasyon, masasabi natin talaga na baka sa October 12 na ang pagbabalik ng angas ng Pinas. Pero dahil wala pa rin final announcement mula sa promoter ni Casimero mga kakwento, ay mabuting hintayin na lang po natin. Pero base sa mga impormasyon na ating nakalap at mga ebidensya, ano sa tingin mo kakwento? October 12 na nga kaya ito? Abangan na lang natin ang final announcement sa Jessica Soko. Kaya naman mga kakwento, masasabi natin talaga na bawal matalo si Casimero sa laban niya ngayong Oktubre na naghahamon na si Luis Neri. At gusto niya na makaduelo si Casimero ngayong Disyembre sa taong kasalukuyan. At dito na papasok ang buhos biyaya sa dalawang mga Pinoy nating mga mandirigma. Sino sila? Sina Casimero at si Tapales. Bakit? Ganito yan. Ganitong si Neri ay may hawak ngayon ng titulo na WBC Super Bantamweight Final Eliminator. Ang belt na ito ang magsisilbing ticket para maging mandatory challenger sa may hawak ngayon ng WBC Super Bantamweight World Title Belt. At alam naman natin na hawak ito ni Nauya Inoue. Ngayon, alam naman natin mga kwento na kung maikasa ang Neri kontra kay Casimero, ito ay mahihuturing talaga na isang malaking laban dahil purong mga top contenders sa Super Bantamweight Division ang magkakasagupaan. At syempre, parehong mga angas sa bakbakan ang maglalaban. Kung nakabili si Casimero ng Ford Raptor pagkatapos ng bakbakan nila ni Filipos Kitumba, haya ba? Nako, kung may kasa ito, baka maragdagan ang Ford Raptor ni Casimero ng Ford Alligator. Oops, meron ba yun? Basta, kikita si Casimero dito kaysa sa laban nila ni Itumba. At alam nyo ba mga kakwento na bad trip ang mga Hapones kay Neri dahil nag-overweight na ito na lumaban sa Japan at nag-positibo pa sa pinagbabawal na gamot kaya nakaban si Neri ngayon sa Japan. Pero kung ang bakbakan nila ni Casimero at ni Neri ay gaganapin sa bansang Japan dahil syempre, promoter ni Casimero ay Hapon kaya baka iwalas tek is prikitik lang ang pagaban ni Neri sa Japan. At ang maganda dito, dahil bad trip ang mga Hapones kay Neri, si Casimero ang magsisilbing manok nila para makapagiganti kay Neri. Ano sa tingin mo kakwento? Hindi ba good news niyan kay Casimero? Pero hindi lang dyan nagtatapos ang good news para kay Casimero. Alam niyo na ba na ang bakbakan nila ni Tapales at Inoue sa ngayon ay nilalakad na? At ayon sa BoxingScene.com, ang target nila na may kasa ay ngayong buwan na yan ng Disyembre. Kaya manalo man o matalo. Pero syempre, gusto natin na magtagumpay si Tapales dito. Pero kung hindi papabor sa Pinoy ang bakbakan at talo talaga si Tapales, alam naman natin, nakikita ng limpak-limpak ng mga salapi itong si Tapales. Yun ba ang halaga na hindi pa niya kinita sa mga nakaraan ng mga laban niya? Kaya kung ito ang mangyari, masakit man na talo pero malaking kikitain naman. Pero mas maganda din talaga na manalo na plus kikita pa ng malaki. Pero kung mabigo talaga si Tapales, may nag-aabang pa ng isang Pinoy
at yan ay si Casimero. Kumbaga may re-rest back pa na Noy P sa hapon. Samantala, sa ngayon ay hindi na makapaghintay pa si Fulton na makabawi kay Inoue at sinabi niya na gusto niyang bumalik ng mas malakas, mas mahusay at mas matalino. At higit sila at sinabi niya na hindi na siya makapaghintay na i-redeem o tubusin ang kanyang sarili. Kontra yan kay Naoya Inoue. Naku Fulton, iba ka. Mga kakwento, kinakailangan talaga na si Casimero ay magtagumpay kontra kay Neri. Kaya sa ngayon, ang four major organizations sa boxing ay hindi pa sila magbibigay ng mandatory fights sa dalawang mga unified champions na sina Tapales at Inoue. Dahil magbibigay lamang sila pagkatapos ang undisputed world title fight sa pamamagitan nila ni Inoue at ni Tapales. Kaya nga ang unang sasalubong sa bagong taon sa sinumang maging undisputed ay ang mandatory fights na kagad. Kaya dito na mabibigyan ng pagkakataon si Casimero na maging mandatory sa WBC World Title kung magtagumpay si Casimero na tipagin ang nakaharang ng mga pader na sina Ogoni at Neri. At syempre, sa bagong taon talaga ay sasabi na ni Casimero na Inoue, arigato gozaimasu, ito na mi, Casimero. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At syempre, bago tayo magtatapos ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong No Side 20. Kakakwentong JC Boy Travel. Kakakwentong Base Rimo Sibali. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.